Praise God. Hallelujah. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Tayong mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay tumanggap ng unang kaloob. At ang unang kaloob po na yon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay dumadaing mula sa ating kalooban ng ating pagkatubos at maganap sa atin yung pangako bilang mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Yun ang isang malaking palatandaan na nasa atin ang banal na Espiritu. Pag nasa atin ang banal na Espiritu, dumaraing mula sa loob natin na tayo ay tubusin ng Panginoon sa ating kalalagayan dito sa lupa at maganap sa atin ang pangako ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. At ano po yun? Yung tayo po'y sumakanya na sa langit na bayan magpakailan-kailan pa man. Kapag ka ang ninanasa natin ay ang mundong ito, palatandaan niya na wala talaga ang Holy Spirit sa atin. Pero kapag nasa atin ang Holy Spirit, nagnanasa ang bawat isa sa atin na tanggapin na ang pangako ng Diyos, yung pangako ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kagaya ng buong nilikha na dumaraing at kagaya ito ng isang babaeng nanganganak. Kaya lumalakas ng lumalakas yung mga bagyo, lumalakas ng lumalakas ang mga lindol sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito'y pagpapakita na ang buong nilikha ay dumaraing na, na siya'y mapalitan. Kagaya ng sa mga anak ng Diyos. Yan po ay nasa Romans chapter 8 verse 23 hanggang sa mga sumusunod na talata. Kaya purihin ang Panginoon, tayong lahat ay nasa ganitong pagtitipon at pinalalakas natin ang bawat isa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa tulong ng Diyos. At hayaan natin na patuloy tayong papagtibayin sa kabila ng maraming pagsubok at patuloy natin makita yung pagpapala ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos para sa atin. Awitin natin, Diyos na matatakbuhan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng papuri. To the God of our Lord, to the Father of our Lord Jesus Christ, you deserve the glory, the honor, and the praises. Awitin po natin. Si Yahweh ang aming kalungan sa panahong walang magkakuhan sa gitna ng takot at kalipitan, siya ang Diyos na malalapitan. Si Yahweh ang aking pag-asa. Si Yahweh ang aming
Yahweh ang aking pag-asa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat nakita po namin ang dakilang pagpapalang espiritual na tinanggap po namin nang kami ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat sa buhay ng inyong anak na ibinigay niyo po sa amin. Kung nagawa niyo pong ibigay ang inyong anak na si Kristo Jesus, isang tiyak, hindi magiging mahirap sa inyo na ipagkaloob sa amin ang mga bagay na kailangan namin sa mundong ito. At salamat po sapagkat sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagbibigay po ito ng kasapatan, nagbibigay po ng kagalakan sa aming mga puso. Ang totoo, itong kagalakan ito ay isang pumapatay sa mga pagnanasa ng aming puso na hindi sangayon sa inyong kalooban. Kagalakan na nagdadala pa nga sa amin para kami po ay maghandog ng aming buhay sa inyo. At patuloy na makapagbigay ng aming lakas, ng aming oras, ng lahat sa amin para ipaglingkod sa inyo. And that is because of your grace, your abundant mercy, because of your great love towards us. Maraming salamat po. Walang pagsubok ang maaaring umadlang para hindi kami patuloy na mga galak sa presensya niyo at sa pag-asang laan niyo sa amin. Sa inyo po lahat ng papuri, tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong mga salita sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen at amen. Pagpalang araw po sa ating lahat.
Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, sa talatang 12. Romans 12:12. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Roma. Sabi po sa Tagalog, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatsyagain sa pananalangin. Sa Tagalog po, sa English, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Pero pag-usapan muna po natin yung mga galak sa pag-asa. Walang dahilan para ang isang anak ng Diyos ay mapuno ng lungkot, madaig ng lungkot. Ulitin ko po, walang dahilan ng isang tunay na anak ng Diyos na madaig at mapuno ng lungkot. Ang totoo, kapag ka ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ay puno ka ng kagalakan sa puso. Sapagkat ang isa sa pinanggagalingan ng ating kagalakan ay yung pag-asang naghihintay sa atin, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kapag ka meron kang nakikitang pag-asa, hindi ka maaaring daigin ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa pangkasalukuyan. Dahil pilit kang hinihikayat ng nakikita mo sa hinaharap na mga galak kahit na dumadaan ka ng hirap sa mga panahong pangkasalukuyan. Sa mga kababayan natin na dumaan sa malakas na bagyo at nasalanta ang marami sa atin, kung ikaw ay anak ng Diyos, opo, mahirap po yung ating pinagdadaanan ngayon, pero kapag ka tayo ay totoong anak ng Diyos, hindi tayo madadaig ng lungkot. Hindi tayo panghihinaan ng loob kapag nakita natin na yung yero natin ay tumuklap o yung bahay natin ay tumumba bunga ng bagyo. Sapagkat alam natin na hindi naman talaga tayo taga rito sa lupa. Tayo ay taga langit na bayan. Puno tayo ng pag-asa. Alam nyo, yung isang bata, kahit utusan mo yan maghapon, basta't bigyan mo lang yan ng pangako, nariregaluan mo siya pagdating mo ng hapon, baliwala sa kanya yung mga gagawin niya sa buong maghapon. Kasi ang nakikita niya, yung pangako mo na ibibigay mo sa kanya pagdating mo sa hapon. At ganoon din tayong mga anak ng Diyos. Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay na ito, pero dahil meron tayong pag-asang nakikita, bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, hindi tayo kayang daigin ng mga pagsubok eh. Lagi tayong merong dahilan na mga galak sa pag-asa. Pasinin po natin yung salita, mga galak sa pag-asa. Kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, ang kagalakan mo hindi yung mga bagay ng mundong ito. Ang kagalakan mo hindi yung ikinagagalak ng sanlibutan. Ang kagalakan mo, yung pag-asa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos sa atin sa langit. Yun yung pinaglalagakan ng ating pong kagalakan. Hindi yung kapag ka naghihirap ka, nadadaig ka ng lungkot. Yung hindi mo lang makita yung sarili mo na kagaya ka ng sanlibutan. Naiinggit ka, nauuwi sa pagkalungkot. Hindi po ganun. Kapag ka ikaw ay mananampalataya ni Kristo Jesus at puno ka ng pag-asa, hindi ka madadaig ng lungkot. Puno ka ng kagalakan. Kaya kung meron mang panggagalingan yung ating kagalakan, is the hope that was given to us because of our faith in Christ Jesus. Kaya, sabi, mga galak sa pag-asa. Hindi sinabi ni Paul na mga galak kayo sa mga bagay ng mundong ito. Mga galak kayo sa nararamdaman ng inyong damdamin. Hindi po sinabing ganun. Mga galak kayo sa pag-asa. Ito yung kagalakan na kayang dumaig ng kahit anong antas ng hirap.
na pwede nating pagdaanan sa buhay na ito. Walang pagsubok o uri ng pagsubok ang makadadaig sa atin para dalhin tayo sa kalungkutan kumpara sa pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya ang magiging pakikitungo pa rin natin sa mga pagsubok na meron tayo ay mga gagalak pa rin tayo. Kung meron mang natatanging dahilan sa pagkakaroon natin ng tuloy-tuloy na kagalakan, ay walang iba kundi yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Uulitin ko po, kung meron mang natatanging dahilan ng pagkakaroon natin ng tuloy-tuloy na kagalakan sa Panginoon, ay dahil sa pag-asa na kaloob sa atin. Kapag ka nadadaig ka na ng lungkot, kapatid, alalahanin mo yung pag-asa na kaloob sa iyo ng Diyos. Papayag ka ba na yung kapitbahay mo wala namang kapag-apag-asa sa buhay na walang hanggan? Mas masaya pa sila kaysa sa iyo. Hindi tayo papayag. Mga anak tayo ng Diyos. Tayo ang mga natatanging tao sa mundong ito na nagtataglay ng totoong pag-asa. Ang pag-asang nakikita, hindi yan pag-asa. Nakita mo yung kapitbahay mo, hindi tumuklap yung yero niya kasi matibay. Yung bahay niya matatag, hindi tumumba. No? At maayos lang sila nung dumaan yung bagyo. Nakita mo yung nasa paligid mo, lalo silang umuulan. Kinaiinggitan natin. Mga kapatid, mas ipakita natin na tayo talaga ang totoong dapat na magtaglay ng kagalakan dahil buhay yung ating pag-asa. Ano ang sabi ng Romans 8:24? Yung pag-asang nakikita, hindi yan pag-asa. Ang pinangahawakan ng mundo ng pag-asa ay yung mga bagay na nakikita. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mga nakikita ay hindi pag-asa. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, yun talaga yung pag-asa. At ang ating pong inaasahang pagpapala ay yung pagpapalang walang hanggan, hindi nakikita ng ating mata. At talagang tayo yung totoong may pag-asa. At mga galak tayo sa pag-asang meron po tayo. Ito yung kagalakan na kayang dumaig sa mga hirap. At kahit dumadaan ka sa hirap, ikaw pa yung nagiging pagpapala sa iba. Gusto ko pong ulitin yun. Yung kagalakang galing sa Diyos, yung kagalakang nakatuon sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, yung kahit dumadaan ka sa matitinding hirap, hindi ka nadadaig ng lungkot. Sa katunayan, ikaw pa yung nagnanasa na maging pagpapala ka sa iba. Alam nyo, yung mga mananampalatayang nagagalak sa pag-asa na meron sila, kahit na dumadaan sa pagsubok yan, still, blessing sila sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi sila pakabig, sila pabigay pa rin. Nalala ko, year 2007, bagyong Frank sa Iloilo. Habang binaba yun, ang malakas na bagyo, yung Iloilo nun, yung Panay Island. Sabi ko dun sa mga pastor na kasama ko at mga manggagawa, kaysa matakot tayo dito, at kaysa tayo ay manatili lang sa isang lugar at isave yung sarili natin, kako, pumunta tayo doon sa mga tindahang bukas pa. Mamili tayo ng mga gatas, mamili tayo ng mga pangangailangan ng tao. Dahil isang tiyak, pagdatapos tong bagyong to, marami ang mga ngailangan. Hindi po ako yon. Naniniwala po ako kung bakit ko ninasa yon, dahil meron akong pag-asa . Mawala man ang mga bagay sa mundong ito, walang dahilan para isa ako sa mga taong mapuno ng lungkot at takot. Kundi ang naiisipan natin gawin ay kung paano tayong magiging pagpapala sa ating pong kapwa. Ganun po nangyari sa Macedonia, sa 2 Corinthians 8:1-2. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia. Dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Isipin niyo po yun. Because of the grace of God, ano ba ang idinudulot ng biyaya ng Diyos? Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil sa alam nilang sila ay may pag-asa.
Kahit na may pagsubok silang pinagdadaanan, masayang masaya pa rin sila. At yung kagalakan nila ang nagdala sa kanila sa ganitong paggawa. Tingnan niyo po. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Ang idinulot sa kanila ng kanilang kagalakan sa pag-asa, kahit na naghihirap sila, nagiging pagpapala sila sa mga kapatid nila sa pananampalataya. Eh meron tayong mga kapatid misan, may kakayanan na nga, hindi pa nagiging pagpapala sa iba. Sapagkat walang nakikita ang pag-asa yung ganong klaseng kapatid. Meron ganitong payag si Apostol Pablo sa 2 Corintios 6:10. May mga nagpapalungkot sa amin. Ngunit lagi pa rin kaming masaya. Isipin niyo po, meron daw pong mga taong nagbibigay ng kalungkutan sa kanila. Yung mga taong umuusig sa kanila. Yung mga taong kapwa mananampalataya na nagpapatuloy sa kasalanan. At yung mga kapwa mananampalataya na iniiba yung aral. May mga taong nagpapalungkot sa amin, ang sabi ni Apostol Pablo. Pero hindi, ngunit hindi kami, ngunit lagi pa rin kaming masaya, hindi kami nadaig ng mga taong ito na nagbibigay ng kalungkutan sa amin. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Isipin niyo po yun. No? Yung pag-asang meron tayo, kahit na inuusig tayo, kahit na tayo ay nais ibagsak ng iba, ang ginagawa natin, iniisip natin hindi gumanti sa mga taong pumipighati sa atin, kundi ang iniisip natin kung paano tayo magiging pagpapala sa iba. Ang tanong ngayon, mga kapatid, bakit ako mga gagalak sa pag-asa? Ano bang meron sa pag-asa? Pag sinabing hope, sa Greek word, ang ibig sabihin ay expectation. Mga bagay na inaasahan sa hinaharap. Mga galak sa pag-asa. Bakit ako magagalak? Ano bang meron sa pag-asa? Ano bang merong naghihintay sa atin? Bakit kinakailangan kong mga galak sa mga panahong ito? Una, ang naghihintay sa atin ay yung makakapiling natin ang Diyos. Yung presensya ng Diyos ay lubusan nating mararanasan kapag tayo ay nasa piling na ng Panginoon. At yun ang nagbibigay ng malaking pag-asa sa atin ngayon. Yung mga nasa abroad, yung mga kapatid natin sa Kuwait, sa Taiwan, at sa iba pang mga bansa. Alam niyo po yan. Lalo na kapag dalawang taon na kayong hindi umuuwi. Ano? At malapit na, ilang araw na lang, uuwi na kayo. Makakapiling nyo na yung asawa nyo, makakapiling nyo na yung mga anak nyo, kakaibang kagalakan ang nararamdaman nyo sa inyong loob. How much more yung presensya ng Diyos? Palapit tayo ng palapit sa wakas ng ating buhay. Palapit na palapit tayo dun sa hangganan na makakapiling natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Psalms 16 verse 9 to 11, ang sabi ni David, "In thy presence there is fullness of joy, and in thy right hand there are pleasures forevermore." Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kalwalatian ay aking kalwalatian ay nagagalak. Ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Siyol, ni hindi mo titiisin ang iyong banal na makakakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. At dun sa buhay na walang hanggan, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. In thy presence there is fullness of joy. Merong mga naririnig akong mangangaral, inaaliw yung mga tagapakinig niya dun sa mga gintong daraanan. Meron daw tayong bahay sa langit, malalaki na, patuloy lang tayong maglingkod kasi habang naglilingkod tayo, nagko-construct na tayo ng ating bahay sa langit. Hanggang sa langit, materialistic ka pa rin. Mga kapatid, kung meron man tayong kagalakan pagdating sa langit, it is the presence of God. Amen. Hindi sinabi ng Bible, the golden streets of heaven, there is fullness of joy.
Your mansion in heaven, there is fullness of joy. Walang sinabing ganun. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, kung meron mang magiging source ng ating kagalakan, the presence of God itself is the source of absolute joy. Yung kanyang presensya. Alam nyo, nung wala pang nilika, doon sa pasimulang walang hanggan, nung wala pa ang lahat ng mga nilika, ang Ama at ang Anak pa lang at ang Santong Espiritu, pasinin nyo yung Diyos Ama. Ito po ang sabi ng Diyos Anak sa Proverbs 8:30, si Jesus ang karunungan ang nagsasalita po rito. Nasa siping nga niya ako, gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak sa, na lagi sa harap niya. Kung meron mang kagalakan ang Ama, ay yung kanyang anak na si Kristo Jesus. Kung meron mang nagbibigay ng araw-araw na kaligayahan sa Ama, is the presence of His Son, Jesus. Ito po ang tanong. Kung masaya ang Ama para sa kanyang anak, ikaw, masaya ka ba na si Kristo Jesus ay nakilala mo? Kung nangagagalak ang Ama sa araw-araw sa piling ng kanyang anak, kapag ka hindi ka nagagalak sa presensya ng Panginoong Jesucristo na tumitira sa iyo at lagi kang nadadaig ng inggit sa sanlibutan, lagi kang nadadaig ng kalungkutan dahil sa mga pagsubok na iyong pinagdaraanan, kapatid, hindi natin talaga nakikilala kung sino yung tumitira sa atin. In thy presence, there is fullness of joy. Kung meron mang nagbibigay ng kagalakan sa atin ngayon, kahit na dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok, malapit ko lang makapiling ang Panginoong Jesus. Sa mga kapatid nating dumaan sa bagyo, hallelujah, may dahilan ka para itaas ang iyong mga kamay. Kahit na minsan nakatingala ka, nakikita mo, wala na yung yero nyo. May dahilan ka pa rin para magpuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat malapit na. Hindi na lalalayo yun. E minsan kapag nabati tayo na malapit ka ng mamatay, natatakot tayo. Nire-rebuke pa natin yung bumatay. In Jesus name, di pa ako mamamatay. Ibig sabihin lang, mas masaya ka sa mundong to. Ano, minsan dinadailan pa natin yung paglilingkod eh. Hindi kasi maglilingkod pa ako. Kapatid, dawak naman talaga ng Diyos yung buhay natin eh. Kahit hindi mo rebukein yung bumatay, kung hindi ka pa mamamatay, hindi ka pa mamamatay. Kapag may bumati sa atin, malapit ka ng mamatay. Purihin ang Panginoon, malapit ko ng mata mo yung aking kagalakan, yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. At ano pa ang nagiging source ng ating kagalakan? Bakit tayo nangagagalak sa ating pag-asa? Liban sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, ibabahagi niya sa atin yung kalwalhatian na meron siya. Isipin niyo po, nangagagalak tayo sa kanyang presensya at yung dahilan ng ating kagalakan, ibabahagi din sa atin. Alam niyo, marami sa inyo natutuwa kayo kapag meron kayo mga bagong gadget. Pero isipin niyo na yung gadget na ito ay sasanib sa inyo at magiging kagaya niyo yung gadget na yon na ikinagagalak po natin. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ang ating kagalakan. At ang isang malaking pagpapala na naghihintay sa atin, yung kagalakan natin ay ibibihis din sa atin. Anong klaseng kalwalhatian yon? Nanalangin ng ganito ang ating Panginoong Jesucristo sa John 17:1. Nais ko muna pong tapusin dito. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mata sa langit ay sinabi niya, Ama, nandito pa po sa lupa ang ating Panginoong Jesus. Dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, nire-request niya sa Ama, dahil malapit nang matapos yung kanyang misyon, ibalik mo na sa akin yung aking kalwalhatian na siyang magiging kagalakan natin pag nakapiling na natin siya sa langit. Ano yung kalwalhatian na yon? John 17:5.
At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Yung inihiling ng ating Panginoong Jesucristo na kalwalhatian na ibibigay ng Ama ay yung kalwalati ang minsan niya ring tinanggap bago pa lalangin ang sanlibutan. Ibabalik sa kanya yung kalwalhatian ng pagka-Diyos na hinubad niya nung siya ay nagkatawang tao. Kalwalhatian na taglay niya bago pa likain ang sanlibutan. At ito po ang masaya sa lahat. Hindi lang si Jesus ang humihiling nito para sa kanyang sarili na ibalik sa kanya ng Ama ang kanyang kalwalhatian. Ito po ang nakakamangha na request ni Jesus sa kanyang Ama. 17:22. At ang kalwalhatiang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinibigay ko sa kanila. Kanino? Sa mga sumasampalataya sa kanya. Yung kalwalhatian na taglay ko bago itatag ang sanlibutan, idinadalangin ko rin naman na sa lahat ng mga sumusunod sa akin, sa lahat ng mga sumasampalataya sa akin, una, ang mga apostol, pangalawa, ang mga sasampalataya dahil sa kanilang mga salita, ipagkalob mo rin naman sa kanila ang kalwalhatian na taglay ko. Paano natin tatanggapin yung kalwalhatian na yon na ni-request ni Jesus? Dahil hindi porket na nalangin si Jesus na ibigay sa atin yung kalwalhatian, ito'y para sa lahat na. Kailangan nating tumugon sa mabuting balita. Kailangan nating ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nating magtiwala kay Jesus at sa kanyang mga gawa na tinapos sa krus ng Kalbaryo para sa ating pag-aaring ganap. At kapag ginawa natin yon, 2 Thessalonians 2:14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Pag tumugon tayo sa ebanghelyo, ano po ang mangyayari? Upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging paraan para makamit natin yung kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ikinagagalak natin sa pag-asa ay magkaroon tayo ng tamang pagtugon sa mabuting balita. Hallelujah! At kapag natanggap na natin yung ganong klase ng pangako, ano ang makikita sa paraan ng ating buhay? Colossians chapter 3 verse 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay maayag, maayag rin naman tayong kasama niya sa kalwalhatian. Yun ang pangako. Pero ano ang kailangang makita sa atin? 8:17 ng Roma. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. At kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumawalhati namang kasama niya. Habang napupuno tayo ng kagalakan ngayon dahil sa mga bagay na hinaharap natin o tatanggapin natin sa inaharap, sa mga pangkasalukuyan, handa tayong magpasya na makipagtiis sa ating Panginoon at paglingkuran siya. Hallelujah! At bilang panguli na lang, kung meron man tayong kagalakan sa ating pag-asa, God Himself shall wipe away our tears. Siya mismo ang Diyos mismo pagdating sa langit na bayan, papahirin niya ang lahat ng ating mga luha. At kasabay ng pagpahid ng mga luha, nandun ang pangako na wala nang kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng pananambitan o pagtangis o pag-iyak man, hindi na magkakaroon ng hirap sa langit. Praise God, merong naghihintay sa atin na ganong lugar. Merong naghihintay sa atin na ganong klase ng pag-asa, ng kalagayan sa buhay, na wala na daw pong hirap. 0% of tragedy, 0% of hardship. Wala nang manguusig, wala nang magpapaiyak sa'yo, wala nang karamdaman.
purihin ng Panginoon. O mga ang lahat ng mga bagay ng una ay mapaparam na. Praise God. Sunod-sunod yung mga bagyong papasok. Sunod-sunod yung mga bagyong pumasok. Pero pagdating sa langit na bayan, isang araw, wala na po tayong aabang ang signal number 4 doon. At hindi na didilim ang langit sapagkat ang liwanag natin ay ang mukha na ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Nandiyan ang kanyang mga salita, puno ng mga pangako. Mga kapatid, mga galak tayo sa ating pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po. Hayaan niyo po na patuloy na maging buhay sa aming pong puso't isipan ang mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. At patuloy na ang pag-asa na naghihintay sa amin sa langit ay maging maliwanag sa amin habang kami ay nandito pa sa lupa. Sapagkat alam po namin na walang ibang magbibigay ng kagalakan sa amin kung di ang pag-asang laan niyo po sa amin. Salamat po sa mga blessing na tinatanggap namin dito sa lupa. Pamilya, magandang kalusugan, mga material na bagay na pinagkakatiwala niyo sa amin. Pero at the end of the day, nandun pa rin at dumarating ang mga pagsubok, dumarating ang mga hirap, dumarating ang mga iba't ibang mga sitwasyon na madalas nadadaig kami ng lungkot, nadadaig kami ng pag-aalinlangan. Hayaan niyo po na patuloy niyong ipakita sa amin ang pag-asa na naghihintay sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sapagkat ito talaga ang magdadala sa amin doon sa tinatawag na fullness of joy. At ang totoo, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, meron kaming isa pang panggagalingan ng kagalakan sa pangkasalukuyan, at yun yung sumusunod kami sa inyong mga salita. John 15:11, yun ang pangako ng aming Panginoong Hesukristo, na kung kami ay mananatili sa kanyang mga salita at susunod sa mga ito, ay meron pong fullness of joy. At yun po ang kagalakan namin bilang mga anak po ninyo, ang patuloy na makasunod sa kung ano po ang sinasabi ng iyong mga salita. Alisin niyo po sa amin ang kaisipan na mas nagagalak kami na nakikita namin ang sarili namin na kagaya ng mundo. Bagkos magkaroon kami ng isipan na mga galak kami kapag nakikita naming namumuhay kami kagaya ng sinasabi ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, kayo po ang umabot sa lahat ng kanilang mga pangailangan, kayo po ang patuloy na magpala sa darating po na Foundation Day ng Door of Faith Church Organization. Pinagpapala po namin ang aming mga church leaders, pinagpapala po namin ang lahat ng mga district supervisors, at lahat po ng mga kapatid sa buong mundo sa Door of Faith Church Organization at sa iba pong mga fellowship na nakakasama po namin sa pagtitipong ito. Kayo po ang patuloy na magkorona ng inyong pabor sa aming pong buhay, at ang kalwalatian ng aming Panginoong Hesukristo ay magliwanag sa aming buhay. At maraming salamat po. Ibigay niyo po ang kahilingan ng puso ng bawat isa sangayon sa inyong kalooban. Sa inyo po lahat ng papuri, sa ngalan ng Ama, ng inyong anak na si Kristo Jesus, at sa banal na Espiritu na walang sawang, sumasama po sa amin. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat, sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you po.